Hello, hello mga kabebe love ko. Tinatry kong matulog ulit pero hindi ako nakakatulog na ulit. Ayan, laki ng iPad ko. Hindi ko alam kung bakit na naman ako ganito. Kaya, hindi ako nakakatulog. Try na lang natin na magluto kasi tanghali naman na. Ayan na yung baboy kanina pinaprusin siya kaya sabi ko alihin ko muna pang tutunawin ko muna siya para maluto. Ayan, nag-stray tayo. Tinatry kong matulog pero bakit ako makatulog. So, magluto na lang tayo. Pasyon natin ang ating baboy. Lumambot naman na siya kasi lang kailangan pa natin anahan ng lambot. Ayan. Pwede siyang tunawang yelo. Dito natin ilagay. Pagkira na tayo ng bawang sibuyas. Sabi ni Alex, adobo daw kami, so mag-aadobo tayo. Ayan. Marap naman akong matulog. Inis. Bakit pag-aadobo? Gandang umaga sa lahat. Nga pala, maisingat ko lang mga kababy love ko. Ako naman kasi hindi pinaano sa sarili ko na kumbaga ayaw kasi nang may nasasabi sa ibang tao or sa ano. Kaso lang, hindi ako makatiis. Madaan lagi sa akin yung ano. Parang syempre ako, sa free time ko, kanyari tapos na ako sa pagbablog-vlog ko din ng konti. Ako nag-enjoy din ako sa sarili ko. Nag-scroll-scroll din ako, no. Nakawala ako kay Diwata kasi siya yung tipo na nagsisikap yung tao. Tapos, may mga tao naman na gusto siyang pabagsakin. Ako eh, wala naman ako ano kasi hindi naman ako sikat na vlogger o ano. Ako eh, sobrang liit lang din na nag-try-try din mag-vlog. Hindi ako sikat, hindi ako para makialam sana dyan. Pero, sa opinion ko lang ha, ito lang akin lang yung masasabi ko. Alam mo, isa lang yun eh. Sa mga taong naninira sa kanya, alam nyo, mga kabibigan ko, hayaan nyo na yung taong na ano, na umangat. Kasi kawawa din naman yun, galing din naman yun sa hirap. Akalain mo, napanood ko sa Showtime, nag-construction pala siya yung mga gumagawa ng mga tubo-tubo sa ano, construction. Kaya kung man siya umangat na ngayon ng konti, hayaan na natin, maging masaya tayo sa kanila, sa kanya. Huwag natin siraan yung kanyang paris-paris o ano, ganyan to ganyan, ganyan. Kasi isa lang naman yun eh. Ibig sabihin, pag pinipilahan yung ano mo, parisan mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Masasarapan yung tao at affordable ba din. Diba? Sa akin lang naman eh, opinion ko lang to. Wala akong pakialam kung sino man ang tamaan sa mga naninira kay Diwata. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ako, opinion ko lang. Kung nakakaangat na yung tao, yun ang anong bumaba pa. Kasi nagsisikap naman yung tao, hindi naman lalo man siyang ginagawang masama. Diba? Kahit ako eh, yung masama sa ako kasi hindi ako insecure na tao. Ayoko ng ganun. Na yung pag-undad ng isang tao, pagkikialaman natin. Katulad kay Diwata, nakikita ko nagsisikap siya.
Isipin mo, madaling araw, gising na siya para mag-ano sa mga paninda niya sa Paris niya, magluto siya. Kung wala siyang tao, siya mismo yung nagluluto. Sa akin lang naman, yung mga vlogger dyan na naninira, o naman, uy, kawawa naman yung tao. Nagsisikap lang naman yun para mabuhay at para umangat ang buhay niya. Tapos ganyan kayo. Wala kayong magandang sasabihin sa isang tao. Shoutout sa iyo, Diwata. Ako, supporter mo ko kasi lagi rin akong na-stroll ko yung ano mo tungkol sa iyo. Isa lang ang masasabi ko, pagpatuloy mo lang yan, hayaan mo yan sila na manira ng manira sa iyo. Hanggang doon lang naman ang kaya nila at may karma naman yan. Tinamo girl, mga ilang ano, taon, may ano ka na, may sinasabi ka na, may ayaman ka na. Kaya sa mga small timer na katulad ko na nagbablog-vlog lang, na beginner, na hindi nga alam kung anong mangyayari sa vlog namin, sa akin katulad sa akin, nanay ako, na simple lang yung vlog ko. Diba ako, masaya ako para sa iyo. Kahit hindi pa ako nakapunta sa Parisan mo, masaya ako girl para sa iyo. Support kita dyan kasi nakikita ko yung pagsisikap mo bilang tao. Hayaan mo sila, gugugo ka lang. Yan lang mahasabi ko sa iyo. Tsaka sa mga naninira sa iyo, hayaan mo sila. Hindi nila ikakaano ng buhay nila, ikakaangat. Lalo silang kakarmen sa ginagawa nila sa iyo na pangdadown sa iyo. Kaya yun, gugugo ka lang. Basta kami nandito lang nakasupport sa iyo. Di mo man ako kilala. At nakikita kasi kita lagi na nasa, ano ka eh, nasa sikat ka eh. Kaya hayaan mo yan sila, basta ako nakasupport sa iyo. Di man ako makamunta dyan sa iyo kasi malayo ka sa akin, Laguna ako. Di naman ako nakakaluwas, pero ako sa totoo lang yung comment ko kahit di ko manuntikman ng pares mo. Dahil binibilahan ka, for sure na masarap yan. Kaya Diwata, nandito ako, nakasupport sa iyo. Huwag naman yung sisiraan mo, tao. Hayaan nyo nang umunlad yung tao, nagsisikap naman. Diba? Kaya maging masaya kayo sa kapwa ninyo, huwag ganun. Sisikap yung tao, kung siraan nyo naman, wagas. Hayaan nyo nang umungat yung tao. Ang daming pagsubok dumaan dyan bago lang naman nyo yung nakamit. Tinanaganda ano ang mga pakialamero sa mundo, pakialamera. Sko. Pag ganun kayo, buhay nyo, intindihin nyo. Check nyo yung kusina ninyo, baka wala kayong asin. Ganun yun. Buhay at sarili nyo, pakalaman ninyo, di naman kayo inaano ng tao. Wala akong pake, kaso lang naawa lang din ako dun sa tao na nagsisikap, diba? Dati siyang walang-wala, nagsikap siya, tapos yung mga iba naman dyan, may maikontent lang, Diyos ko. Kayo talaga, pangapasaway. Ano lang kayo masabi sa content ninyo? Isip-isip ng ibang, ano, positive vibes na, ano, content. Hindi yung ganyan sinisiraan nyo yung isang tao para lang may maikontent kayo, Diyos ko naman. Small timer lang ako, nagsisimula pa lang ako sa ganitong simpleng pagbablog-vlog. Hindi ako sikat, hindi rin ako para magpasikat. Inaano ko lang yung opinion ko kasi nga naawa ko dun sa tao na ginaganyan ninyo. Maging masaya kayo sa kapwa ninyo, yun lang yun. Huwag kayong naninira ng ganyan. Hayaan nyo na si Diwata na umalis sa buhay niya. Kasi nagsisikat din naman yung tao. Diba? Hindi naman yan kriminal eh, para ganyanin ninyo. Nagsisikap yung tao, hayaan nyo na siyang umulat. Ganun yun. Buhay nyo, intindihin ninyo. Ibang tao naman dyan, Diyos ko. Maka ano naman para lang may maikontent. Diyos ko naman, paninihirapan ng tao ang nga gawin. Nag-i-enjoy lang ako sa sarili ko. Small timer man ako na nagbablog-vlog lang din. Importante sarili kong pinakikialaman ko at binablog-vlog ko. Ating pagluluto.
naman, benefit ko sa pagluluto ko, naibablog ko na siya, napapakain ko pa yung pamilya ko ng masarap, o diba? Ano yun? Basta magsimanira tayo ng kapwa, focus tayo sa sarili. Okay? Lang, hugasan natin ang ating kawali para tayo makakapaligid na dito. Umuha ako ng container ganyan sa munggo bukas. Ah, sa Friday. Magmumunggo ako sa Friday. Kaya umuha ako ng konting baboy. Oink, oink. Yun, mag-isa na tayo. Pero putulin ko muna. Dalawahin natin ang video para tatapusin ninyo. Para counted sa ating views. So, wait lang. I love you, di ba? Go, go, go ka lang, girl. Support kita, di mo man ako kilala. Shoutout sa'yo, pagpatuloy mo lang yan. Ang Diyos nang bahala sa'yo.